Nung tinanda ko, that war is mostly psychological. Nakuha ko na kaagad yan doon eh. Because yung assault na assault kami, kasi there were times, nga sabi ko nga, maraming battalion hinahatid ng kalaban sa dagat. Eh, sa dagat, wala na siya may withdraw, they have to fight. But if they have fought at the mountain, they should have gained more territory. Di ba? Eh, hindi sila lumaban doon eh. Dito na sa dagat, presto, dewol na sila eh. Hindi na makaatras, lumaban, umatras ng kalaban. Di naman sila nawalog. Pero ayaw nila lumaban doon sa bundok. You know, independent atras pa sila, doon na. Meaning, if you really have to fight, you can make a stand and fight there, and you gain more. Kasi pareho din naman yun. Pag lumaban ko, marami ka rin kasulte. And then, kaya mo palang dipinsahan. Sa tingin ko, yun ang ano. So, eventually, because of that, ano na, ang kalaban, gumagamit ng takutan. You have to learn from the enemy. In all fights, totoo lang, abot din ako ng nervyos doon eh. Kaya lang, may hiya ako, may pride ka rin kunti. Yung iba kasi nawawala yung pride nila in times of danger. Pag ikaw ay mayabang ng kunti, mayabang ka, dapat pati sa mga situation na medyo mayabang ka pa rin, huwag lang sumobra. Mayabang na nag-iisip. Oo, kasi yung iba, yabang lang, hindi na nag-iisip, so namamatay. O, pag nag-adjust ako ng ano, 600 ang danger close sa akin, 50 meters away, banat. Hindi alam ni Kanyeso, sir, ano ba, lapit mo, route. Kasi akala ko, accurate nyo, hindi mo, buti mo, marami na pa ng nusbor yan. Well, anyway, successful, wala naman na disgrasya. Pag ako nagpa-adjust ng ano, ganong layo yung patak na huli ngayon? Sir, naamoy na naman yung pulbura. Ah, ganun ba? Sige, malayo pa yan. Sige, barat. Sir, another ano, adjust 50 meters closer. Break, sabi ni Kanyeso. Break. Palbaran, batok na ng tao mong tabahan dyan. Ah, ganun ba, sir? Hindi pa, sir. Malayo pa, sir. Ano? Kunti lang, sir. Ano? Bigyan mo, sir, ako ng ano. Sige, yun pala. Kunti lang. Hindi niya siguro yung adjust. Boom! Parang doon pa rin nabasa. Sir, isa pa sir, malapit ng kunti. Ay, pag malapit na talaga. Oh, ganun na kalapit yan. Ganun. Sir, pumapasok na yung shrapnel dito. Ah, ganun ba? O, sige. Sir, fire for effect. Kasi ang kalaban, matindi eh. Alam, kasi bumba ka rito, sila lalapit. O, di ako, lapit ko dyan. Buta na. Kung mamamatay man yung mga tao natin, wala naman. Mas maraming mamatay sa kanila. Sabi ko, o, di, tapos. Ganun ako ka-restake. Dahil nakita ko naman, total, maraming na. Pero nakikita ko naman na tinatalent sa panin ni Kanyeso pag nag-adjust eh. Oh, kaya mo ba yan? Patamaan yan? Pag nagtingin ng bundok yan, tapos may ano, kaya mo paan yan? Hindi ako magaling sa artillery. Yes, sir. Mga 2 rounds or 3 rounds, sir. Tatamaan ko sa'yo. Kakantyawan kami. Nandun kami sa dagat. Pag ganun kasi yung bundok eh. Dito kami sa shoreline, no? May mga salasalakot kami mag-monitor lang kami ng operation minsan. Tapos may mga opinions, tapos napapalaban yung umuusok doon. Tapos sabi na, sir, ang kalaban niya dito na, banda riyan, yun na, puta pag ganop. O, oh, pal, kasapin mo yung bata mo, may kalaban doon. Ano, tawag ka artillery, o, oh, usap kami. Okay, fire. Sir, 2 rounds, hindi, kaya mo bang ano yan? 3 rounds, tamaan yun. Sir, 2 rounds lang. Nagyayabang din ako. Hindi mo matiyak eh. Pero pang, tinawa ano. Ganun na. Kung hanggang mag-adjust, naging ano ko. Kasi expert sa artillery yun. Si Kanyeso. Kung na-develop yung aking, let's say, yung devotion ko sa duty. Because I was leading men ng mga bata. And then offering themselves, paminsan innocently. Forced by circumstances sila. But they offer themselves, no? So it's in the commander ngayon to take care of them. Kasi karamihan sila bata, no? Pero ano, napipilitan, hindi makapag-aral, sundalo, maghanap buhay. So you have to lead them properly. So hindi na ako nakaalis because I was, naisip ko, wala nang officer kami sa 24th IB. Ako na lang at saka commander ko. Kaya pag may dumating na officer, in one day, commanding officer siya ng isang company. Because it's already led by Master Sergeant or Technical Sergeant. So, tumatakbo. So, nakita na ang kalaban pala, hindi ganun matapang. So, tinuro ko yung paano may matapang without being complacent. Caution mo is complacency. So, sabi ko, dahan-dahan tayo. Nung na-recover ng mga bata, malaman, ginagamit ko na yung ano na
ang kalaban marunong matakot. Kung labanan, huwag tayo. Kaya, slogan namin yung walang iwan ang malatrasan, kayang-kaya, I make good on that. Kasi yun ang motto ng aming batalyon. Many of them died for me. No, kasi, they protect me. Alam mo, pag may labanan, mga ano, hindi naman ako nauuna, sila nauuna. Adios, why? Kung hindi sila susunod sa akin, ako na mauuna to maintain my pride. Di ba? Hindi, pag nauna na ako, overtaken ako. And hindi die. Marami namatay. Di ba? Ngayon ang ano doon, no? Ito mga taong to, talagang hindi kami napapabayaan. Pero nung una kaming encounter, nung pabalik kami 1978, mga trainees yung dala ko, mga ano talaga, mga greenhorn pa. May umatras, ilang bata. Saan kayo punta? Galing sa taas, putukan nun. Tapos pabapakit ako, pababaan mo. Bakit saan kayo punta? Ay sir, eh, maraming kalaban. Eh, no, bakit ko? Yan nga hinahanap natin. Balik! Takot na sila sa akin. Balik sila doon. May ilan doon na matay. Meaning you have to conquer the minds of the enemy. Defeat him in his minds. So, in a way, may advantage tayo. So, I said, government tayo. You have the authority. You have the superiority in strength and even education. Everything almost pabor sa atin. Ang medyo ano lang tayo, mastery of the terrain. But eventually, kung masipag, you can have the mastery of the terrain. Diba? So, dun sa psychological na sinasabi ko, ang kalaban, pag naunahan mo sa takutan, natatakot na, atras na, panalo ka na. Ganun ang naging ano ko. So, initially, yung mga tao ko nga, dumating ako nung nawalop-walop na yung unit namin, nag-arena ako, tapos bumalik ako, walop-walop. So, pagdating ko doon, because I don't want my unit, well, ang unit ko, tingin ko magaling eh, matatapang, maayos yung mga ano ko. Pagdating ko eh, pag sabi ko, oh, lakad tayo, sir, wag na sir, kasi delikado niyan sir, marami pang kalaban. Ganun ang sinasabi nila, sabi ko, mali ata, sabi ko, ganun. So naka-recover na dapat kami because we came from an operation, yung massive, nung operation na malaki na marami akong namatay, no? 21, ang one platoon sa akin nawalop. Pero we survived, no? Tapos ni-rehab ko yung mga tao ko, ibig sabihin, binalik ko yung tapang nila. Kasi from training, matatapang sila pagdating doon. Pak, nabumba, nabira, no? May takot. Dinahandahan ko ngayon tumapang. Pati ako, pinapatapang ko yung sarili ko. Eh, kasi nag-nervous na ako. Yung mga positive, ano ko? So, hindi tayo matatalo. Now, if I withdraw from there, kung umalis ako doon, no? Eh, wala akong may pagmamalaki. Justifying lang ako na, eh, kasi, ano na ako, dahil, ano na ako, eh, nakatatlong taon na, dalawang taon na ako. But I cannot justify that to my men, na who know me well, na iniwan ko sila. Because alam nila na kailangan nila ako. At pag umalis ako doon, that situation, kasi pinabayaan na tayo. Eh, brothers na kami. At marami na kami namatay ng mga kanan, tapos iwanan mo pa silang buhay doon. And I cannot also pull them out completely. So I have to stay with them after finish. Yung company ko. Sa hulo talaga, mahirap talaga doon. That's why you have to be really good at almost every moment or on many challenges na darating sa iyo, which is actually demanding yung demanding your life sometimes. Parang kailangan sakrapisyo ka, mag-rest ka in order to, kaya ako nagtagal eh, 8 years ako kasi sa isang batalyon. Kasi our challenges there was so high, no? In terms of offering yourself, sacrificing yourself, taking risk, encountering dangers. Yung batalyon ko kasi, the 24th IB, in just 1 year, or less than 1 year, about 9 months na ako operations officer, we suffered about more than 240 people died. In 1 month alone of 1979, May of 1979, 40 ang namatay sa amin, 42. And every month, one officer average. More than one officer average ang competition. 13 in less than 10 months, 13 officers killed. So, itong ganitong situation, it helped me also, even in my senior years na servisyo. Because yung simpatiya mo sa sundalo, nagsakrapisyo, and then yet they are not awarded. Ang daming unknown heroes, no?
Diba? Pero yung pag yayabang kasi, pag yung pride mo kasi na hindi ka susuko, hindi ka atras, kaya ito. Kasi motto namin, kayang-kaya, walang iwanan. I mean, walang atrasan, walang iwanan, kayang-kaya. Yun ang aming ganun eh. Walang atrasan, walang iwanan. Eh kung may tao kang naundi, hindi mo talaga iwanan kasi mapahiya ka sa kasama mo. No? As commander, walang atrasan. Pati yung mga tao mo, alam niya, walang atrasan, sige mo. Kayang-kaya, so moral yun. Kayang-kaya natin yan. Eh sa akin, totoo naman kayang-kaya yan dahil marami naman tayo kaysa kalaban. Most of the time. Ba't hindi ba tayo atras? Pero ang daming batalyon, surprise ka, umatras. Ante yung yeah, decisiveness, yung talaga. No? Because, you know what? Kaya sinasabi nilang matapang, matapang ko, whatever, no? Sa totoo lang, because you have seen the worst. So ito, mani-mani lang, parang mani lang. Parang easy lang ito kasi nadana mo na yung ano eh. Alam mo, hindi ka naman madisgrasya dyan. Ano mo, ano mo. Tsaka kung madisgrasya, okay lang yan. Dami nang nadisgrasya eh. Eh, isa ka lang namang madidisgrasya kung sakasakali. Diba? Eh, marami na nadisgrasya. So, to me, at saka hindi. Sabi ko, hindi. Ito, hindi ako madisgrasya. Paniwala ko niyo, malayo pa. Even yung tinamaan ako, ay ko, hindi mo na ako mamatay. Kung mamatay ko, hindi. Wala. Salamat. I mean, ano ko pa rin dahil humaba ang mukha mong ganun. Diba? So, yan ang positive siguro, but develop because of, sabi ko nga, I was into the divorce situation. Talagang patay dito, patay dyan. Mamimake up ka ng tao mo, pulutin mo yung isa-isang laman, o pakunin mo. Sumabog. Ilang beses yun. Pero hindi ako nagpa-apekto. Yung iba, nagpa-apekto. Pag uwi, hindi na bumabalik. Oh, so sabi ko, ang kalaban, sayupan lang ito. Di ba? Takutan lang ito. Kung matapang ka at magpakita ka ng tapang, kahit nag-nervyos ka, ang kalaban, mas ninervyos eh. Napagkinabangan ko talaga doon, no? Yun nga, kaya sabi nila matapang. Hindi talaga ako tunay na matapang, maniwala ka doon sa ano ko lang, na puwersahan lang din talaga yon. But, of course, may pananggalingan din, no? Towards yung insurgency problem na natin, nagbago kasi ang ano kagad eh, yung after that, ano, kasi ang end namin doon is the total surrender of the Imenelep. That was the end ng ano doon. Because sa amin sumuko yung grupo ng pinakamabigat, pinakamapighting guys, sinabi natin yung nagmasakir kay Jer Bautista, si Hakim Sali, ang field commander ni Usman Sali, if you go back to history. Okay, sumuko sa amin yun with 60 fully armed fighters, no? 60 kasi kunti na may naano na, pero iban tumakas yung ano, no? But still 60, malakas yun. Sumuko yun. So usap kami, nagkahayagan kami, nagano kami. Ang commander nila was may ibig sabihin yung aking kang counterpart doon si Hakim Sali. Napakatapang pero very humble siya. Hindi, mayroon akong intel. Ako rin at the same time intelligence officer eh. Very bold yung aking mga intel ng mga bata. Nakakatulong din eh. Pero at that time, yung intelligence mo hindi ganun ka-functional, no? Pero mayroon ako sa mga sa bayan to monitor yung mga bumababa. Anong balita sa taas. Tapos meron akong nagpipenetrate. So, bakya intelligence, nakapainitan na akong tao na nag-asawa ng Muslim. Sundalo yun, ha? Nakakapasok siya doon. But the Jito of the division, first division, dito sa ano, had ano doon sa ginagawa ng mga ambos-ambos by ano, yung visiting, gathering information dito sa mga naiwan nila. To feed them with information ng mga ano doon. So, parang siguro hindi intel, pure intel, kundi psy-op din halos. But the fact na may intel yung nag-work doon, na kinakausap, hinahanap yung mga ano nila, nag-ano information, sumuko na. Parang ano na yung mga ano, na-threaten yung mga ano, nakakuha ng information yung iba, gamitin na sa kung saan-saan. Kasi yung mga barangay na yun ng mga maliliit or depressed communities no, sa hulo, nandoon yung source of so many information. Kasi yun yung tanpuan nila eh. Yun yung babaan supposedly eh. Nung hindi pa namin sila nakat, doon sila nagpapahinga rin ang Aronel Center. So naglaro din ang intelligence doon. Ginawa namin, batalyon, pinagawa naman sila ng bahay sa tabing kalsada. Pero linilinis namin para kita namin nangyayari. Pag dumaan kami, hindi yung kanya-kanya sila sa bunda, sa gilgit. Sa tabing kalsada. Then we give them the, ano, yung assistance, food, you know.
naligaya rin namin sila. Masaya sila. Magtanim kayo dito, inyo itong kayo mag-ani mo na, walang mayari. Hindi alam si mayari dyan. Ito mo, huwag mong away-away. Itong anihin mo, yung niyog niya, dyan muna kayo pansamantala. Kung si mayari, later. Basta inyo, survival kayo. Iniwan namin sila. May bahay silang support ng konting pera para magpatayo ng mga. That was my SIM. Yun na lang ang SIM ko. Nung sumuko itong Hali, o Kim Sally, yun na lang pakipag-usap ko sa niya na recognize ko siya as an enemy with respect na ngayon ay nakikisama na, nakiano na. Hindi ko siya hiniya. Magnanimous in victory, sabi ko. Kasi sumuko na ito after sumas na maraming napatay sa atin. Maraming namatay sa kanila. Ito, sumuko na sa atin. Gusto nang tumulong. So this is how, what was the situation in Hulu at the time, during our time. So ako doon ako naluto. To lead our men. So naluto in the sense na I exerted a lot, no? To really defeat the enemy decisively. To a point na yung company ko, kasi ang labanan kasi pala nakikita ko, takutan, karamihan takutan, psychological karamihan. It's not really hard fighting na ubusan war of annihilation, di. Karamihan dyan, mananalo ko, psychological. Ang ano mo, to your men, no, you have to improve the psychological makeup of your men, no, to defeat the enemy and psychologize the enemy to bow down, to bow, no? Surrender, otherwise you'll be wiped out. So pinapakita ko noon kung gaano ako katapang, but in truth hindi naman ako matapang talaga. Nangyari ito, mga pamilya ito nag-akyatan kaya dumami ang kalaban, pero nang na-verify ko bakit maraming sinilas ng mga bata. Yung pala pamilya na. Sir, ang mga kalaban ito, napakarami. Higaan yun, napakarami. Ha? Hindi ba, ano lang na mga 50 lang yung nabibilang natin sa nasusundan natin ng mga operation sa mga ano? Bakit ngayon 100, mahigit? Sabi, yung puzzle ako, saan kumuha ng maraming kalaban ito? Na-reduce na natin, dumami. May dumating kaya? Yung aming ano, no? Analyze kami na, nice. After a while, nakita nung pinapasearch ko yung mga ano, nakakakuha ng mga lampin, mga depen, ah, pamilya ito, mga damit, mga bra, mga ano, mga bata, ano, mga babae. Tapos nandun yung pamilya. That's why they have no way to go but to surrender. Kasi maawa ka nung sumurrender si Hakim Sali, may pumutok sa perimeter namin, yung asawa niya, tumulong laway, nag-epilepsy, nagsisisure, sa nervyo, sa takot. Yung bata, iyak na iyak, pinaupo namin yung bata. So if you are a father, family man ka, fighter ka, you would not, di ba? Ang tawag nyo, you cannot go on, ano? Nandun yung pamilya mo, nagsabi, nandun na kayo, magsama-sama kayo, bagbinumba kayo. Binumba, kanyeso kayo, bumbahan nyo. Baanat kami rito, nagpasalamat sa'yo eh. Sumuko nga sila sa'yo eh. That itself is a recognition of your, ang galing mo. Kalaban mo, sumuko sa'yo. You should be proud, di ba? Na yung kalaban mo, nakakausap mo, at inamin niya na nahirapan sila, at kaya sila sumuko. Pwede. Malaki ipagyabang mo na yan. Sa kanya, sa harapan, di mo ipagyabang. But, sa iyong ano, amang nyo, you should be proud na yung kalaban mo, nirecognize ka na magaling. Di ba? Who else would speak better? Yung nanonood lang o yung mismong nakalaban na. Pagdating doon, pinahanda namin ng pagkain. Nabihay pagkain, o. Nahiya pa sila. Kinumayan ko yan. May salakot kami, no? Si ikaw pala siya, kumsali. Ganturahan kami. Yung commander ko, believe ako kay San Batalyong commander ko. No animosity. Walang, okay. Ganang lalaki pala tayo. Sabi niya, biro-biro lang. Cargo. Smile-smile lang naman. Smile-smile lang siya. Buti naman at naisipan niya. Pero after personal coordination sa akin niya lahat yun. May mga gusto nilang hingin pero hindi nila pinupos. Kasi talagang total surrender sila. So even if you just give them, basta sa akin, I can just assure you that you will be taken care of. No? Pero I cannot assure you to give you the firearms na gusto sana nila. Ini-insulate na baka pwede namin. We will talk of that here. Ang importante ngayon, makababa kayo maayos at yung mga pamilya nyo, mga ano, matulungan natin. Then, very peaceful, ano na kayo. Wala kayong alala. I will secure you. Don't worry, sabi ko. Yun lang ang usapan namin. So, bumaba sila. Kaya, with the gentleman's agreement na yun, na sincere naman sila bumaba, no?
I have to honor. Ako, as a commander, I violated most of this policy. Itong policy nito. May na-violate ko. Because I look at the situation and apply what I think, I will succeed. Hindi yung susundan ko yung policy blindly. Because I will not be able to accomplish. May target ako. Meron akong kalaban. I have to wallop. In certain time frame. Yung mga pababa. Yun, actually, yung mga umaakyat na yung baba, nagdadalang pagkain yung pagbaba. Mga new, mga ano. So, kanila yun. Infrastructure nila yun. Supply yun. So, sino nang magkukopra doon? Sino mag-ano ng yung lanot? Abaka? Kung wala dito yung mga lalaki nila, yung armado. Di ba? Wala naman ibang tao doon kundi armado. So, no man's land eh. Ba't sila pupunta ng pagbaba? Mayroong, ano, mayroong abaka. At saka mayroong niyog. O yung kopra. O di, ambos na naman yung punta naman yung bata. Sunod-sunod yun. Pero, medyo nakukonsensya ako kasi ang natatamaan yung infrastructure. Mga ilang ulit ang mga natatamaan ng pag-report sa akin mga bata. Nire-report na rin nila na encounter. Mayroon ilan na encounter. Pero, past, yung mga company ngayon nag-i-ipot ng ganun. To a point na wala nang lumalabas. Gutom ngayon sa baba. Gutom sa taas. Walang hanap buhay dito eh. Maasa dun sana. Wala rin pakain dun. That was preventing the line of supply road and communication. Yun ang highway nila. Doon na rin nag-aaral. So with that, no, plus yung aming banat-banat talaga doon na hindi nga walang, sige, tuloy-tuloy operation. Ang ako operation kasi, ayaw kong huminto ang operation, tuloy-tuloy. Parang kalaban ni Mena. Pero yung tao mo, pahingahin mo. Lalo nang yung medyo gumaan gaano ng konti, mas damihan mo. Kasi total, kukunti na lang kalaban, di ba? Nung marami, ano pa kayo, ngayon pang kukunti ang kalaban. That's what I'm saying dito ngayon. Habang mahina ang kalaban, medyo naglalaylong konti, propaganda silang matindi. Dapat, panay yung halungkat, sipag. Okay. So, sipag. Ang aming instruction sa mga bata, pag bumaba yan, galing operasyon. Sir, pahinga kayo. Oh, pahinga muna kayo. Habang nagpapahinga kayo, ha? Mag-patrol ka dyan. Okay, mag-correct. O mag-ambush kayo doon. No? Operasyon, pagbaba. Oh. Sir, pahinga. Oh, pahinga kayo. Sige, pahinga kayo. Habang nagpapahinga kayo, mag-ambush kayo doon, ha? Pahinga nila, ambush. So, ganun ang ano. Minulit pa. Pero, pahin means to rest them. Take rest. So, yun ang nangyari. Tapos, plus yung prevention ng, ano, effective. 2-3 months lang after din na, pak, baba na. So, yung mga natutuhan ko dyan, in combat, pero, yun nga, hindi naman purong combat, but you have to use your maximum power against the enemy. As much as, huwag ka lang maubusan. You know, gamitin mo yung pursa, but you have to win decisively, you know, completely. Hindi yung alanganin. Kasi pag alanganin, may time pa na lalaki ang kalaban, baka hindi ka na prepared. Matatalo ka. Di ba? At your times na pababa ka, doon sila bibira. Kaya ako, when you are winning, you have to complete. When you are winning, reinforce. Di ba? Kasi nananalo ka eh. Ba't ka mag-relax? So, we're winning, reinforce. Give your best. Di ba? Give your best. So, ganun ang yun. Because may perhaps about the tenacity ng troop. Ako, i-attribute ko ng malaking bagay dun sa aming unit. You know? Tumulong naman, karamihan naman eh. Pero, never that the enemy surrendered in mass. Ganun kalaki. At one time, at pinakamatapang doon. Kasi yun ang tinitingal ng mga bunghulo eh. Ito yung clan ng, ano, ng ang tawag ng lugar nito, Usman Sali clan ito, nandiyan sa may Danag area, town yun. So, ito yung pinaka, bale, ito yung kanilang, ano tawag do? Yung pinaka royal nila, blood na lumalaban talaga, palaban talaga. So, kahit paikot sa hulo yan, tanungin mo, yun talagang pinakasiga. Isumuko yun, so lahat na sumuko. So, that was I said na mukhang we contributed a lot sa victory. Kung sabihin natin percentage-wise, maybe about hindi in numbers ha, but about of the whole, ano, like, about 40-50% of the total peace was contribution ng tropa namin. Dahil
yung pinakita talagang decisiveness at saka yung tenacity, yung determination, nandun talaga. Ano talagang kalaban? Sumuko. But of course, may mga other than operation, I learned intelligence. And sayop pa rin, part of sayop. Yun na kaibigan mo yung mga sundalo mo. Kaya ako ganun eh, ganun ako ka-friendly sa sundalo, even sa ordinaryong tao. Kasi para sa akin, eh magsama-sama kami doon sa hirap eh. Eh kung kami magtatakutan sa sarili namin, di ba? Ibig sabihin kung anuhin ko sila, wala silang sampetyasang, baka iwanan ako. Di ba? So, yung dinidevelop ko yung kaibigan ko yung mga ano. Pero times na mali sila, kinokorek ko, pinaparusahan ko sila. Pero hindi ko sila tinatanggal, hindi ko sila ina-out, hindi ko sila ina-isolate. Dinidisiplina ko, in-expend ko. Ganun lang. I don't want to lose any one of them because we discharge or demote. Bihira ako doon. I discipline them to be corrected.